So ano nga ba yung mas maganda? Maging long-term na investor ka o maging short-term trader ka? Sa dalawang option na yan, saan ka ba mas magiging profitable? Saan ka mas kikita ng malaki? Kasi syempre, ayun naman yung goal natin dito sa market, kumita tayo ng pera. Kaya sa mga trader dyan or investor na nanonood, pwede kayo mag-comment sa baba para maibahagi nyo kung ano rin yung saloobin nyo dito sa bagay na to. Kasi madalas pag-awayan yan eh. Ano ba yung mas tama? Fundamentals ba o technicals? So yung mga bagay na yan, talakayin natin sa video na to. Pero, bibigyan ko kayo ngayon muna ng update, mga kaibigan. Dahil natapos na ang ating mining serye. So yung hawak natin na natitirang nickel at etong APX ay nai-unload na natin today. So wala nang laman yung ating challenge portfolio. Today, we have 179,000 na. So 79% up na yung portfolio natin na ito. Lapit na tayo sa ating goal. At itong call naman natin, silipin natin yung trading history. So yung nickel, binili natin ng 220. Nag-unload na tayo kanina sa 284. Si APX naman, bumili tayo ng 138, 143, 145. Nag-unload tayo ng 155, 149, tsaka kanina 173. Wala na rin tayong hawak dito sa portfolio natin na to. Yan, at ito na ang huling mga labi bago natin sila iwan kanina. Na-print screen naman natin. At ito naman yung kay Cole. At nag-unload tayo kanina ng 9:30. Mga bandang opening pa lang yan, ano? At umabot naman siguro ng humigit kumulang. Mga 140,000 yung gain dito sa call. So, pwede na for the first week of August. Sa challenge port natin, malapit-lapit na tayong makadoble na ating capital, ano? Kasi nag-start tayo dito ng 100,000 lang. May mga nagko-comment kasi sa atin na kailangan kasi malaki daw yung capital para kumita ka rin ng malaki, no? Na hindi naman totoo 'yan. Itong ating capital na ginamit na 100,000, malapit na nating madoble ngayong taon while yung market natin is down. So para sa akin malaking factor talaga na naiintindihan mo yung ginagawa mo. Yan. So sa mga tao na gustong matuto rin itong stock market at wala kang maintindihan sa mga pinag-uusapan dito, pwede niyo i-visit itong aking website moneygrowers.ph para makakuha kayo ng free module. O kung gusto yung matuto ng technical analysis, yan, magpunta lang din kayo rito. Yan, maraming salamat sa aking mga estudyante. Andiyan naman yung mga review. Kayo nang bahala. At ituloy na natin ang ating mga pinag-uusapan. Ano? So, long-term na investing at short-term na trading. Ano nga ba yung mas okay? So, sa market, maraming paraan para kakumita ng pera. Maraming mga methodology na nag-exist dyan. So, sa loob ng short-term trading, may mga nakapalob ng mga strategies dyan. Mga iba't ibang methodology sa paggamit ng long-term investing. May iba't ibang methodology. Pwede ka rin mag-medium-term investing yung mga swing trades natin. Pero yung mga methodology, pagpalagay natin para kang gusto mong pumunta ng Maynila, ano? So, pagpunta ng Maynila, pwede kang sumakay ng bus, pwede kang sumakay ng motor, pwede kang sumakay ng kotse. Kung galing ka sa medyo malalayong lugar, pwede kang mag-eroplano, pwede kang magbarko. So, napakaraming mga pamamaraan para makapunta ka sa Maynila. Ganyan din sa pag-i-invest at pag-trade. Maraming paraan para maging profitable ka. Maraming paraan para kumita ka ng pera. So, ano ba yung pinagkaiba nitong long-term at short-term? So, pag long-term ka kasi, ang proseso mo is syempre magbabuy and hold for years. Hindi lang isang taon, pwedeng 3, 5, 10 years or 20 years. Ano, ganun kalaki yung time frame mo. Samantalang pag trader ka na short-term, pwedeng sa loob ng ilang minuto lang, no, intraday ang tawag dyan, is bumili at magbenta ka ng stock. Or pwede ka naman mag-hold ng mga ilang araw lamang. Kagaya ng mga ginawa nating trade nung nakaraan sa dito, sa GMA, kay APX, kay Nickel, na pwede nyo namang mapanood yan sa mga past na videos natin kung interesado kayo. So, pagka long-term investor ka rin, medyo less yung screen time mo. Pwede kasing every time na mag-close yung market or malapit mag-close, doon ka lang mag-check. May mga long-term investor na nag-check every end of week or Friday lang, ano? So, in contrast sa mga short-term trader, talagang active na market participant yan. Naghahanap kasi yan ng mga volatile na stock eh, kaya nito. Taking advantage of volatile stocks kung nasaan yung gumagalaw, ano yung trending, ano yung hot stock of the week, hot stock of the month, naandun yan. Kasi nga, gustong-gusto nila yung volatility. Ngayon, yung long-term investor naman, kadalasan mga blue chips yan. So, value investing, ang tinitingnan yan, ito, nag-focus sila sa fundamentals, sa earnings ng kumpanya. Pero kadalasan yung mga newbie, ang iniisip lang nila, okay, dito ako mag-invest sa SM kasi marami na itong branches ng SM, talagang magbo-boom pa yan. At itong Jollibee, nag-expand pa. No? So, hindi talaga nila ganung naiintindihan itong kabuuan ng kumbaga fundamental analysis kasi maraming nakapaloob dyan. Sa kabilang banda naman, yung short-term trader, gumagamit ng technical analysis para matiming yung entry at yung exit. Nade-determine din nila kung saan yung pag-take ng profit,
At ginagamit din nila to sa pag-screen ng mga stocks. Paramihan sa mga kilala nating trader, hindi nila alam sino ba yung CEO ng kumpanya, ano ba yung earnings niyan, may mga PE ratio. So wala doon yung focus namin. Ang focus ay laging nasa chart. So yung mga short-term trader din, marunong mag-cut loss. Kabaligtaran naman yan itong mga long-term investing. Yung mga nakikita nating mga istorya na nakabili sila sa taas, kapag bumababa nang bumababa yung presyo ng stock na nabili nila, kahit lugi na sila, is bumibili pa sila ng marami para mag-average down. Minsan tawag nila average down, meron din peso cost averaging. So isa yan sa mga strategy nila na pwedeng buwan-buwan kada sweldo, mag-aalat sila ng pera dito, tapos kahit anong mangyari, bibili lang sila ng bibili. At ini-expect nga nila na pagdating kasi ng araw, based on statistics na aangat din naman yan. Ano? So hindi lang natin alam, hindi tayo sigurado, pero basta aangat yan, ayun yung belief nila. So tingnan naman natin yung realidad ng market ngayon. So maraming hindi magandang nangyari sa taon ng 2020. At yung market natin talagang tinamaan tayo ng matindi, which is down tayo ngayon ng more than 20%. At kung titingnan natin sa weekly chart, yung level niya na to ngayon, yan ay level niya noong 2012 at 2013. No? So, ibig sabihin, kung sa mga panahon na ito, yan, yung mga spike na matataas na yan, dyan ka na mili bilang long-term investor, malamang sa malamang ay lugi yung mga stock na hinawakan mo ngayon or nasa break-even stage ka. Sige, sumilip tayo ng ilang stock. Isa sa mga paborito ng investor, SM. Silipin natin. So, si SM ngayon ay nasa 878. So, beyond this level, noong 2017, kung dyan ka nag-start mag-invest, it's either down ka ng nasa 20% range or negative 9% or pwede kang maging break-even. Pero safe ka pa naman eh. Kung nag-invest ka ng mga 2016 banda, maaaring may gain pa naman yung SM mo. Nasa 29% or 30% ka. And of course, kung nakabili ka nung nag-crash yung market nung Marso, nung nag-declare ng lockdown dito, ayan, kunyari, nakasalo ka dito sa 500. Ganun kakalupit, is nasa 64% yung iyong profit. Pero gaya ng sabi natin kanina, may pamamaraan kasi yung mga long-term investor na, let's say, bumili sila dito, basta tuwing babagsak yung market, bibili lang sila ng bibili. Siguro may iba na break-even dito, pero tingnan natin sa ibang stock naman, tulad ni JFC, kasi medyo hindi naging maganda yung run ni JFC, ano? Nagkaroon tayo ng downtrend starting last year. So, nag-top na tayo ng nasa bandang 320. At ngayon, nasa 135 na lang si Jollibee. At kung nag-invest ka, yan, dito sa mga panahon na ito, starting April 2013, is break-even ka, and beyond that naman is lugi. So, kung nakabili ka above 300, negative 57% si Jollibee mo ngayon. Pero syempre, kung way, 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 way back kapag nakabili kay Jollibee, mga panahon yan, 2003, up ka ng 800%. No? So, yung ibang mga tao, kaya gusto nila yung long-term investing. Kasi katulad nga nito, ni Jollibee, kapag nakasakay ka sa mga malalakas na kumpanya talaga at naka-timing ka ng maayos, talagang pwede kang makakuha ng ganyang kalalaking gain. Kumbaga, humongous yung gain. So, yung 1 million mo, pwedeng maging 100 million sa no. So, very promising. At on the other hand naman, katulad ng mga trade natin itong mga nakaraan, sila nickel, sinakyan lang naman natin yung pagtaas ng presyo ng gold, ng mga precious metals. So, nasakyan natin si nickel, ayan, at this point, nung nag-breakout siya, kasi nga, technicals tayo, yan, breakout dito, 220, nakasakay tayo, and nag-unload tayo ng 284, yan. So, nasakyan lang natin itong volatility na ito, yung run-up niya na yan, base dito sa technical analysis. Pwede kasi yung mga short-term trader, kung objective lang nila per year is madoble yung pera, let's say, ang pera mo is 1 million, maging 2 million lang siya. So, the next year, 2 million ka mag-start, gagawin mo 4 million. Next year, 4 million, gawin mo 8 million. So, parang ganyan, compounding siya with an objective o target yearly, ano. Pero kadalasang sinasakyan is yung mga swing na ganyan. So, katulad ko na trader, hindi ko naman masasabi na ultra short term tayo. Kasi, itong challenge portfolio natin, meron tayong hinawakan dito na yung dito. Yan, isa to sa pinakamatagal nating hinawakan. 170 area pa yata, tapos dito tayo nag-unload. So, almost 3 months na hinawakan natin. So, masasabi ko, medyo short term to medium term yung ginagawa nating approach dito sa portfolio na to. And as you can see, this is the result. 79% profit tayo this year. Kung ikukumpara natin kasi sa market yan, syempre, badly beaten down yung market natin. Pero yun, yung mga short term trader kasi dahil nga sa volatility, hindi nauubusan ng
ng mga stock na pwedeng pasukin. Kasi nga, in and out sa mga stock yan. Pero, pwede maging costly din naman. Katulad last month, diba? Ilang beses tayo nag-in out dito. Napakat sa bounce itong dito. Tapos, mas bumaba pa siya ngayon, ano? Ngayon, may kanya-kanya kasing advantage at disadvantage yung pagiging long-term at pagiging short-term na trader, ano? Pero, depende lahat yan sa'yo. So, ako lang, ang may isasuggest ko para sa mga nanonood ngayon, especially pagkabaguhan ka, meron kasing mga naging long-term investor na, kumbaga, forced na long-term investor. Dati silang trader, naging forced long-term investor. Palagay natin sa APVI. Kasi isa to sa mga recent na nag-run up at maraming naipit for sure. Baka may mga naipid dyan kay APVI na bumili ko nyari ng 200, tapos ngayon 12 pesos na lang yung presyo nila. Iniisip nila babalik din yung 200 after ilang years, so hindi ako magka-cut. So imagine yung oras na nandito sa APVI, no? At hindi natin alam kung babalik ba talaga ng 200 yan at kung kailan mangyayari yon. So gano'ng katagal yung hihintay mo doon? Ayun yung sinasabi natin ng mga forced na long-term investor. So may iba't iba talaga tayo mga methodology at depende sa inyo, nasaan na ba yung portfolio nyo? Nasa 100 million na ba yan? At ano na ba yung magiging approach mo? Kasi itong approach na ginagawa natin na pinapakita ko is yung something na realistic. Kung meron kang 100,000, 50,000 pesos, yan, meron kang 3 million, 5 million, 10 million, pwede mo pang gamitin yung mga strategy na to. Kasi pwede ka pa maglabas-pasok sa mga stock, ano, gamit yung technical analysis. At hindi naman natin kasi dapat pag-awayin yung fundamentals, technical analysis, long-term, short-term. Kasi lahat ng yan, pwede mong gamitin. Tandaan nyo, ang goal natin sa market is kumita ng pera. Kaya dapat, think in terms of utility. Kung ano yung magagamit mo para kumita ng pera, is gamitin mo. At kasi kailangan natin humanap ng edge or advantage over the market, over the other participants. Hindi tayo kakita ng pera dito kung wala tayong edge, kung wala tayong advantage. So sa mga newbie dyan, mahirap na mag-trade ka dito sa market at mag-expect ka na kumita ka ng pera nang wala kang strategy at wala kang objective, wala kang kahit na anong naiintindihan. Hindi kasi to gamble na, okay, basta bibili ako ng 12 pesos na APVI, tapos aangat siya ng 40, doon ako magbebenta. Pero ano yung ginamit mong basis? No, kasi hanggat wala kang basis sa pagbili at pagbenta, kung wala kang strategy na ginagamit, everything is gamble. At yan lang siguro, mai-share ko sa inyo sa video na to. At pasensya na kayo, medyo matagal ako nawala sa sirkulasyon. At mag-shoutout na muna tayo. Unahin natin si Miss Maricar Maulion, kay Ma'am Angel Klein Obien, kay Sir Oxy Jai, kay Alexander Lia Montefalco, kay Ma'am May Robles, kay Sir Roy Vincent Niepes, kay Sir Raymond Neil de Guzman, at kay Secret Girl. Wow! Secret Girl! Napaka-secret yan. So, tayo na ngayon, guys, yung pinaka-matinding tinamaan ng COVID dito sa Southeast Asia, ano, yung Pilipinas. Hindi siguro natin na-control ng maayos o hindi na-manage ng gobyerno. Napakaraming factors at alam ko maraming mga na nalulungkot, maraming mga problema, maraming pinagdadaanan. Basta tuloy lang natin laban hanggat may buhay tayo, may pag-asa, palagi tayong humingi ng tulong at manalangin kay Lord. Sa mga panahon na ganito, mas lalo natin siyang kailangan. At ituloy natin laban, huwag tayong susuko, mga Brad. Maraming salamat sa inyong lahat na sumusuporta at patuloy na nanonood. God bless!